Magandang umaga po mga salik. Ito po ang inyong lingkod si Manggoryo. Welcome po kayo sa akin channel. Sa ngayon po, magpupurga po tayo ng, magbabitamins po tayo ng ating kambing. Kasi dumating na po yung vitamins na in-order natin kasi naubusan tayo ng stock. Kaya magtuturok po tayo. Kaya, pakitao po sa inyo kung paano po magturok ng vitamins ng kambing. Sa ngayon po kasi, ito po halimbawa ko sa inyo ng ano, yung kasi may nabili kami sa amin dati na ano, na hindi din siya nabubuhayan ng ano, ng anak. Ito po yun, no? Ito. Yan. Binili po namin yan. May kasama pang ano, anak. Medyo nadala sa sales stock si nanay. Kaya hindi niya napansin yung anak, medyo may problema na pala. Kaya pagdating dito, namatay din. Kaya nung tinuris namin yung may-ari, hindi din po daw talaga na ano yan na nabubuhay ng anak. Kaya ang ginawa ko, sabi kasi ni nanay, benta na lang ng katay. Kaya sabi ko sayang naman para makuha yung ano hindi malugi kasi kasama pa sa bayad yung ano yung anak na kasama niya. Kaya sabi ko, subukan kong paanakin. Kaya yan po, nadala po yan sa vitamins tapos purga. Kaya yan po yung anak niya, yung dalawang baklong niya. Ito 2 months na po yan. Mapapansin nyo, medyo malalaki na yan. Isang itim po, tapos isang ano. Yan po. Yung dalawang backling na yan. Magtutumas na po yan. Yan, babitamins po natin ngayon yan. Kasi ano, medyo napurga ko na po yan. Kaya medyo gumaganda ang balahibo. Ang pupurga yung, ang babitamins po natin, yung isang yun. Yun o. Yan. Yung isang yun. Kasi, yan din daw po, hindi nabubuhay ng anak yan. Kaya sa ngayon po, huhulihin po natin siya. Tapos, tuturkan po natin. Saglit lang po. Bali, ito po pala mga salik. Ito po yung gagamitin natin karayom. Itong syringe. 5 ml po to. Ang ituturok lang po natin dyan, 4 ml. 4 ml lang po yung ituturok natin dyan. Sa pagtuturok po ng vitamins po, kung ang ivermectin po sa ano, sa balat siya papatamain, doon lang sa balat, ito tatamaan po natin, doon po siya sento po natin siya sa muscle. Sa muscle po. Ito po isang tip po para ano, para hindi po madisgrasya mga kambing ninyo. Kasi, kung mapansin nyo po, mahaba po itong needle na to. Mahaba yan o. Kasi pag, pwede naman po sana yung, yan, gamitin ng ano. Kaso ang problema po niya, pag ito, bumaon lahat to, tumama sa buto, medyo nakakaproblema ating mga alaga. Kung mag-isa ka lang po, kailangan pong ganito gawin mo. Yan. Lagyan nyo po ng pinak guard. Yan. Yung takip po nung ano, yung takip po nung syringe, putulin nyo po. Na may lumabas lang po sa kanya, siguro mga 5 to 6 mm lang po yan. Yan. 5 to 6 mm lang po ang haba niyan. Para kahit medyo pumalag yung kambing natin, hindi siya babaon ng baon na baon. Pero kung may kasama ka naman po, kahit ganito lang, okay na yun. No? Kahit hindi nyo nagpulagyan ng guard. Kasi, matatansya nyo yan kasi hindi gagalaw ang kambing ng ano, magalaw. Hindi katulad pag mag-isa ka lang, hindi mo alam kung anong mangyayari pag gumalaw yung kambing natin. Yan. Kaya may guard po yan. Ganyan. No? Yan. Sa pag ano, pag adult na po ang ano, ang tuturukan natin, 4 ml. Ito po, ano ko na nakalagay dito, shake well before use. Pero hindi nyo naman po aalugin ng ganun. Alisis, ganun-ganun nyo lang po. Kasi iwasan po natin magka-bubbles. Kasi pag inalug nyo po yan na matindi, kaka-bubbles po yan. Yan. Kaya sabi ko po ulit sa inyo, dati, pag gagamit po kayo ng ano, ng ganito na hindi nauubos, mag-iwan po kayo ng isang needle po dyan sa ano,
sa bote, huwag niyo pong gamitin yung ano, yung gagamitin yung ano. Kaya dapat dalawang syringe po kasi lagi ang dala niyo. Gamit mo. Apply po tayo ng hangin per ml. Ayan. Tapos torque po natin dyan. Tapos kuha tayo ng 4 ml. Ayan. Patasin po natin bubbles para mawala. Tapos, i-release natin. Ito na po. Tapos, titirahin po sa may, ano, sa may pigi. Sa may pigi ng kambing. Po pag mag-isa lang po kayo, pero pag may kasama naman po kayo, kahit huwag nyo na pong gawin ganyan o nawa ka lang po sa sungay dito po sa pinaka muscle. Ano po tayo ng muscle yan, tapos ano natutok yan. Sana po maka ano yan, maka after 1 month gumanda. Medyo gumaganda naman po yung ano ng balahibo niya. Hindi katulad dati na talagang masyadong tayuan. Kasi napurgala natin to eh. Tapos after 1 month, pupurgayin uli natin siya. Ito po palang anong ito. Ito po palang vitamins na to. Bawal po to sa buntis. Kaya ito po, ibinibigay bago po maglandi ang ating mga kambing. Kaya dapat po bago maglandi bibigyan na po natin ito. So ngayon wag tutok tayo ng bisiro. Sa bisiro po kahit kalahati lang. Kalahati lang po ang ano natin, ibigay natin. Kasi maliliit pa naman yan. Pagtutok ng bisiro medyo madali lang kasi bibit-bitin mo na ng ganyan. Tapos masad ko lang po ganyan. Ayan. Po yung isang anak niya.
purga ko na po ito dati. Ito magto 2 months na. Kaya pinapansin ninyo, medyo maganda na yung balahibo niya. Ayan. Magto 2 months na yan. Medyo may sungay na. Buckling po yan. Ayan natin ito. Ganyan po ang pagpaano pag tuturok ng pork ng vitamins ng kambing. Ang problema po kasi sa ganito, kaya binibigyan po natin ng vitamins kasi although nakabitaw po yan, naka-free range po ako eh. Ang problema po natin, medyo mainit na ngayon. Medyo limitado na yung damo na kakain nila kaya medyo kailangan natin ng bigyan ng ano ng support and supplement. Kaya sa ngayon po mga sadikyan po muna kasi kukuha pa ako ng kawayan para sa pulungan natin ng pato. Salamat po sa panonood. Sana po suportahan niyo po yung aking mga nilalabas sa video. Sana po makatulong yung aking mga video lalo na po sa mga maguhan. Please subscribe my channel. Salamat po mga sadik. Syukran mga sadik. Bye-bye.